Ayun, what's up mga kalumutes? Yan, kamusta mga kalumutes? Nandito tayo ngayon sa God's Creation Mini Aviary. Yes, nandito tayo sa ating ibunan. At magkukwentuhan muna tayo. Yan, kung napapansin nyo, meron tayong mga ibon dito. Diba? Kung titignan nyo sila, magkakaparehas ng kulay. Yan, ang pagkakaiba lang nila. Itong dalawa is eye ring. At itong dalawa naman ay non-eye ring. Tama ba? Patuloy! Oo, tama. So, ayan. Yan. Non-eye ring. Isa to sa mga paborito natin. Ayan. To, non-eye ring din. To, non-eye ring naman. Huwag inintindihan itong Pilipitan dila nito. Yan. Yan. So, albino sila. Lahat sila, red eye. So, ngayon, titignan natin, pag-uusapan natin sa video na to guys, kung paano natin madidistinguish ang opaline at non-opaline sa mga Alps 1. Yan. Medyo masalimuot to kasi talagang mahirap talaga siyang madistinguish. Kaya tayo ay nagsaliksik muna. At according din ito sa mga experiences natin dito sa ibunan dahil matagal-tagal na rin tayong nag-aalaga ng mga albino, lalo sa mga Alps 1. Kaya ngayon, ipakikita ko sa inyo ang pagkakaiba ng opaline at saka non-opaline sa Alps 1 at saka syempre sa Alps 2. Ayan, sobrang medyo mahirap talaga madistinguish yung pagkakaiba nila sa isang, kung titignan mo lang yung mga ibon ng ganito, katulad yan, kahit nga kung eye ring tsaka non-eye ring, medyo kung baguhan ka, hindi mo mapapansin eh, na ay eye ring pala to, ay non-eye ring pala to. So, kasi medyo mahirap makita talaga, lalo pa kung ano pa, kung opaline pa or non-opaline, mas lalong mahirap madistinguish sa kanila. So panoorin nyo to at para makita nyo kung ano ang pagkakaiba ng dalawang mutation na to, yung normal and opaline. So, watch this and out! Ito na tayo guys, mga kalumutes. Yan, hinintay nating maggabi para mas makita natin ng mas maayos yung pwede nating pagbasihan. So, sa mga malulupet sa mga mutations na to, mga albino, malulupet na mga master natin, alam nila talaga, sa tingin pa lang yung mga, kung albino opa, or normal albino lang. So, yun nga, yung apat na ibon natin na to, so pag, ano natin, pagkukumparahan natin yung dalawang albino na Alps 1 at saka dalawang albino na Alps 2. So, ikukumpara natin kung anong pagkakaiba ng opaline na Alps 1 sa opaline na Alps 2. Yan. So, tignan natin dito muna sa Alps 1. So, ito guys, albino Alps 1. Ayan, hindi siya opaline. Yun. Isa ako sa naniniwala dito guys eh. Sa ganitong base yan. Nakikita niya yung, yan, yung buntot niya. May nagsashadow siya na blue. Yun, kung nakikita niyo. Yan. Pero kung walang ilaw yan, hindi niyo mapapansin yung pagkablo niya. Pag nasisinagan lang siya ng ilaw, dun yung mapapansin yung
bluish color na ayan, sa buntot niya, minsan sa katawan. Ayan. Ayan o, sa bandang ilalim. Makikita nyo. Bluish. Ayan, minsan na akong nabash dito noon eh. Na ako ano daw, minsan nag-comment ako dati sa isang post. Na paano raw malalaman ang Albs 1, ay na ang albino kung opaline o non-opaline. Yan. So, yun ang sinabi kong basis ko. Sabi ko, sa akin lang yun. Na ang non-opa, pag inilawa mo, nagbu-bluish. So, pagka inilawa mo ang hindi nag-bluish, opaline yun. So, yan. Non-opa yan. So, ngayon, ikumpara natin siya dito sa isa. Kung anong pagkakaiba nila. Yan. Kung mapapansin nyo guys, wala siyang bluish na shadow sa buntot, sa pakpak. Yan. Walang duda guys na opaline to kasi ang parents ito ano, albino opaline din at saka lutino opaline. Nakita nyo guys, kahit ilapit natin yung ilaw, wala siyang bluish. Yan, parang napapansin ko lang medyo nag-cream yung mga buntot niya. Yan, kumpara dito sa isa oh. Isang tutok mo pa lang ng ilaw eh, no? Kita mo na agad yung shadow ng na bluish. Ayan, nakita mo na agad o, kahit malayo. Hanggang sa dulo ng tip ng buntot. Lalo sa ilalim, may humihiwalay na kulay. So, ito yung opa. Wala talaga eh. Hindi siya nagbu-bluish. So, yun yung isang naging basihan ko. Medyo matagal na rin ako nag-aalaga ng albino Albs 1 eh. Ayan. Yun yung napapansin ko sa difference ng opa tsaka sa non-opa. Ayan, kahit itutok mo siya, wala. Ayan, kung meron pang ibang napansin na difference guys, paki-comment na lang sa comment section. Ayan. Kung may iba pa kayong napansin sa pagkakaiba ng dalawa. Non-opaline na Albs 1 at saka opaline na Albs 1. So, madako naman tayo dito sa dalawa pang albino natin. Ito ang albino na non-opaline. Bata pa to eh. Yan, tignan natin kung may makikita na tayong difference niya dito sa isa nating albino. Yan. Medyo bulag na sila kapag madilim eh. Medyo ayaw niya magpasilip. Doon ako nagbe-base guys eh. Sa mga, ayun oh, nakita niyo yun. Bandang buntot niya. Nagbu-bluish. Kung napansin niyo guys, pagka gumagalaw siya. Ayun oh. Kung napansin niyo yun. Medyo ayaw niyang tumalikod eh. Ayan o, nag-shadow siya ng blue. Pero in the broad daylight, na hindi mo siya ma-flashan ng ilaw, hindi mo mapapansin yung blue na yan. Pero pag naaarawan yan guys, eh, natamaan ng araw, makikita mo, nag-blue rin yan. Yan. So, yan yung basihan ko naman din. Parehas lang sa Albs 1. So, madako tayo dito sa isa. Yan, ipina-ID ko na to guys eh, sa iba nating kaibigan na magagaling
sa albino na nakaka-distinguish din ng opaline. Kasi dude ako na dito nung una pa lang. Eh, ang parents kasi nito guys is split opa na par blue violet. Split ino, tsaka green new wing split ino. Yan, kasi nag-aanak, may mga naging kapatid na to na Cremino opaline eh. Tsaka Lutino, possible split opa ipcock. So, kung magiging opaline to, sex link hen na agad to. Itong albino natin. So, yan. Kung mapapansin nyo guys, wala rin siyang shadow ng blue sa kanyang katawan or sa buntot. Kaya siya nasabing opaline. Kaya medyo mahirap talaga guys makita in your naked eye ang pagkakaiba ng non-opa sa opaline na albs 1. So ayan, kung may papansin nyo, ayan. Ayan na yung pinakadulo ng buntot. Wala talaga akong napapansin na shadow ng blue. Ayan, hindi talaga siya nagsashadow eh. Kumpara natin ulit dito sa albino na non-opaline. Ayan o, nakita niyo guys. Ayan o, sa side view niya, yun o, may blue. May nagbo-bluish na color. Compare dito. Ayan, kahit itutok pa natin yung ilaw. Wala talaga siyang bluish na lumalabas. Iikot ako guys. Sabi niyang gumalaw eh. Ako naman. Ayan, mas maganda. Ayan, wala talaga. Mas parang nag-iiba yung kulay niya, no? Parang siya nagiging dirty white. Hindi ko alam kung dahil madilim lang. Pero pure white yan guys kapag nakita nyo in person. Na madaling nga lang siguro, shadow na lang yun. Subukan natin itong tanggal. Ayan. Tutok pa natin maigi para mas makita nyo. Wala siyang shadow na blue. No, parang nagda-dirty white siya. Yun lang yung napansin ko. Ewan ko kung madumi lang siya. Ito yung non-opaline na albino alps 2. So yan, medyo controversial yung pag-ano nito eh, ang pag-ID ng mga opa at non-opa sa mga albino kasi mahirap talaga makita. So kung merong kayong mga experiences or mga basis na tinitignan pa sa pag-identify ng opaline sa mga, lalo dito sa mga albino, pakishare naman po, comment nyo po sa comment section para may share natin sa mga kaibigan natin na nagugulumihanan tungkol dito sa mutation ng mga albino para makilala or ma-identify ang pagiging opaline ng isang albino kasi medyo mahirap talaga. Ayun! So ayan na guys, nakita nyo na ang pagkakaiba ng ang ating mga normal albino at opaline albino sa Albs 1 at sa Albs 2. Kung meron po kayong mga comment and suggestion, kung papaano nyo po mas malalaman, kung meron kayong ibang paraan, kung paano mas malaman. Yung mas madali ah, hindi yung sa test breed. Talagang medyo matagal yon sa test breed.
Yung sa itsura ba, yan, sa mga itsura ng offline, sa non-offline, kung meron po kayong paraan ng pag-ID nila na hindi ko nasabi sa video na to, paki-comment naman at paki-share para magkaroon po tayo ng bagong idea. Yan, para ma-share natin sa mga kapwa nating kalumits na nanonood palagi sa ating channel, para share your idea, ika nga. Yun, para mahirap kasi talaga, guys. Medyo mahirap talagang ma-distinguish. Lalo na sa mga baguhan, talagang medyo mahirap para mabigyan natin sila ng guide. So, according lang naman yon sa experiences ko, sa mga pagtatest breed ko na rin, saka sa nakikita kong appearance, physical appearance nila, sa tagal ko na rin nagbe-breed ng mga albino. Kaya, yun ay ang aking pananaw kung paano ko sila i-distinguish. Pero dito, bago sa akin to, itong Lutino Opaline na fisher, medyo bago sa akin to, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganito. Kaya nagtanong-tanong pa tayo sa mga master natin dyan sa pag-iibon para mas malaman natin yung talagang, kung talagang opaline siya. Pero yun, hinala ko naman na opaline siya nung lumalaki na siya. At okay naman, naging positive naman yung reply ng mga kaibigan natin na mag-iibon na biyasa sa mga pag-ID ng mga opaline sa albino. Kaya saludo po ako sa inyo, mga kaibigan natin dyan, malulupit na mga idol natin. Kaya ito, sinare ko na sa inyo yung mga natututunan din natin sa mga ibang kaibigan natin, para maging guide mo, maging guide yung lahat na medyo naguguluhan sa mga mutation, lalo na ng opaline sa albino. So, paano guys? Paki-share po ang video na to kung kayo po ay matutunan. Huwag yung intindi ito, Pilipitandila nito. Kung kayo ay may natutunan, para maibahagi din natin sa ibang mga naguguluhan at nalilito sa pag-ID ng mga albino na tulad dito. So, paano guys? Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok at laging panonood sa Lumutes TV. Yan. So, maraming salamat po. Saludo po ako sa inyong lahat. So, paano guys? Hanggang dito na lang itong video na to. Hindi na natin pahabain. I-share nyo na kaagad pagkatapos yung mapanood. Paki-like na rin po ang ating video. Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, alam mo na, i-click mo na yung notification bell at yung subscribe button para updated ka sa mga bagong video na ipopost natin katulad nito. So, hanggang sa muli! Hanggang sa muling paglipa! Dito po si Basti, ang inyong lingkod. Maraming salamat po! And out!